Isa pong mapagpalang bagong umaga po sa ating lahat. Salamat sa Diyos dahil tayo po muli ay nagkita-kita sa umagang ito. So bago ko po ihayag ang kanyang banal na salita, samahan po ninyo ako sa maikling panalangin. Tunay nga po, Diyos, dakila ka't makapangyarihan na patuloy na kumikilos sa buhay namin maging sa aming kalagitnaan. Salamat sa mga salita mo, Diyos, na amin nga pong mapapakinggan. Dalangin ko na patuloy na mangusap ka sa bawat puso. Banal na Espiritu, salamat din po sa inyong presensya. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Praise the Lord! So, nakahanda na po ba tayo sa kanyang salita? So kung handang-handa na po, makipagbuklat po kayo sa akin in the book of Jeremiah 33 verse 3. So yan po yung text po natin sa umagang ito. In Jeremiah 33 verse 3 ng ating pag-aaralan, the power of prayer, ang kapangyarihan po ng panalangin. Sabi po dyan sa ating text, and this Jeremiah 33 verse 3, mga kapatid, ito po ang telephone number ng ating Diyos. So huwag po natin kalilimutan. Meron pong telephone number ang ating Diyos at iyan ay walang iba kundi in Jeremiah 33 verse 3. Na ang sabi po niya dyan, kung mananalangin ka sa akin, oh, praise the Lord, Tagalog version tayo ngayon, no? Kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita at ipahahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Praise God! So sabi nga natin mga kapatid, meron pong telephone number ang Panginoon. Ito nga, sabi natin, Jeremiah 33 verse 3. Kaya kung ano man po yung pangangailangan natin kay kailangan natin, tawagan po natin ang telephone number ng Panginoon. At alam po natin na napakahalaga po ang panalangin. So sabi ko nga sa umagang ito, ang ating tatalakayin, the power of prayer, ang kapangyarihan ng panalangin. Ano ba kasi yung panalangin? Okay. So alam po natin ang panalangin po, it is the most powerful tool in the life of every believer in the Lord Jesus Christ. Ito po ay isang napakahalaga po na ginagawa ng isang mananampalataya. Kung sinasabi mo kapatid na ikaw ay nananalig, nananampalataya sa ating Panginoong Jesus, nandun po sana nakaparte ng buhay natin, kakambal ng buhay natin, kasama ng buhay natin ay ang panalangin. At alam din po natin na ang panalangin, sabi nga po dyan, ito rin po ay tinatawag na oxygen of a believer. Alam po natin na sa mundo, kung ngayon nga lamang po, mawalan po ng oxygen within 5 minutes, ay dead ball na po tayong lahat. So, ganun din po ang isang mananampalataya, kinakailangan po na meron siyang oxygen. At ito po ay walang iba kundi ang prayer. Kaya kung ang isang taong nananalig sa Panginoon, maganda po ang kanyang prayer life, siya ay palaging nananalangin sa Panginoon. Alam mo kapatid, dumating man ang bagyo sa buhay, ay mapapagtagumpayanan mo yan dahil ikaw ay nagiging matatag. Dahil nga po, ikaw ay tinatawag na man or woman of prayer. Kaya napakahalaga po. At alam din natin na ang prayer pakikipag-usap sa Panginoon. So ibig sabihin, bawat isa po sa atin ay marunong manalangin. Kung marunong kang makipag-usap dyan sa katabi mo, ganun din po mga kapatid, ang ginagawa natin sa Panginoon, pakikipag-usap sa Panginoon. So ang Diyos po, pag tayo po ay nakiusap sa Kanya or nakipag-usap po sa Panginoon, didinggin po niya ang ating mga sasabihin. Kasi alam po natin na ang Diyos po, pinapakinggan niya at tinutugon niya ang ating mga panalangin, ang ating mga kahilingan. So, ang panalangin po ay nagpapatunay lamang po na ang buhay po natin, nandun po na sinusurrender natin ito sa Panginoon. Sinasabi natin sa Lord, Lord, wala akong magagawa. Nagtitiwala ako sa iyo, Panginoon. Kaya ako ay patuloy na lumalapit.
Dahil alam ko na may gagawin ka sa buhay ko. Bawat isa po sa atin, mga kapatid, kailangan po natin ang panalangin. Kaya mga kapatid, nararapat lamang po na i-revive po natin, ayusin po natin ang buhay. Prayer po natin, no? Maging prayerful po tayo, ang dami po natin dapat ipag-pray. Una sa lahat, no? Yung ang sarili natin, marami tayong mga pangangailangan. Marami tayong mga naisin sa buhay. So why not ipanalangin natin sa Panginoon? Yung mga mahal natin sa buhay, hindi man po natin nakakasama. Hindi lamang po kayo ang hindi nakakasama ng inyong mga mahal sa buhay. Kami rin po na naririto sa iba't ibang bansa. Marami po sa amin dito, hindi po rin namin kasama ang aming mga mahal sa buhay. So, hindi man namin sila makita, makasama, pero nakakasama po namin sila sa pamamagitan po ng aming panalangin. Natutulungan po namin sila sa pamamagitan ng aming panalangin. Kaya mga kapatid, napakahalaga po na ang bawat isa sa atin ay patuloy na nananalangin. Tingnan po natin sa kanyang banal na salita. Meron pong mga examples of Bible characters who received answered prayer. Para po ma-encourage tayo na tunay nga na ang Diyos tumutugon sa ating mga kahilingan. So tingnan po natin in 1 Chronicles 4 verses 9 to 10. No? Number 1 po natin, natitingnan natin, it is in the life of Jabez. Sabi dyan, si Jabez ay higit na marangal kaysa mga kapatid niya. Jabez ang ipinangalan sa kanya sapagkat sabi ng kanyang ina, masyado akong nahirapan nang ipanganak ko siya. So the name Jabez, ibig sabihin ay pain. No, yan, nahihirapan. Kaya ang sabi po ni Jabez dito sa verse 10, sabi niya, ngunit nanalangin si Jabez. O, tingnan po ninyo. Nanalangin po si Jabez sa Diyos ng Israel. Ang Diyos ng Israel na ito, siya rin po yung Diyos na ating pinaglilingkuran ngayon. At sinabi po ni Jabez sa Panginoon, ito yung kanyang panalangin. Ang ganda po sana kung bawat isa po sa atin, gayahin po natin si Jabez sa kanyang panalangin. Kasi sabi niya kay Lord, pagpalain po ninyo ako. Di po ba ito yung nais natin? Pagpalain ni Lord ang buhay natin. Palawakin ninyo ang aking lupain. Talagang blessing and prosperity. Samahan po ninyo ako at ingatan sa anumang kasawiang makakasakit sa akin. O, especially ito, na nandun na iingatan tayo ng Panginoon. Iingatan niya tayo, iingatan niya ang ating mga mahal sa buhay, ang mga kaibigan natin, mga kakilala, iingatan ng Panginoon. At sabi po dyan, o tingnan po ninyo, ang last sentence po niya, at ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang kahilingan. So nagpapatunay lamang po na ang Diyos ay tumutugon sa ating mga panalangin. So it give us encouragement, mga kapatid. Dahil si Jabez po ay katulad din nating tao, na siya ay lumapit sa Panginoon. Siya ay nanalangin sa Panginoon. Inihayag ni Jabez kung ano ang kanyang kailangan, kung ano ang naisin niya sa kanyang buhay. At nakita po natin dito na ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang kahilingan. So praise the Lord. Ganyan po ang Panginoon, mga kapatid. Number 2 po na ating titingnan, it is in the life of Daniel. Yan, no? So tingnan po natin kasi sila po yung mga example na makikita po natin na talagang tinugon ni Lord ang kanilang mga panalangin. So sabi ko nga kanina, mga tao rin po sila na katulad natin na mahal ng Panginoon. Kaya kapatid, sabi po dyan sa Daniel chapter 6 verse 10, nang malaman ni Daniel na nilagdaan na ng hari ang gayong kautusan, umuwi siya. Lumuhod siya at nanalangin at nagpasalamat sa kanyang Diyos sa isang silid sa itaas ng kanyang tirahan sa may bukas na bintanang nakaharap sa Jerusalem. Tatlong beses niyang ginagawa ito sa maghapon gaya ng kanyang kinaugalian. So dito makikita po natin that Daniel, he is a man of prayer. Meron kasing decree na ipinalabas po
ang hari during that time na ang sabi doon, no, ang sino mang mananalangin sa kanyang Diyos, sabi doon, siya po ay dadalhin doon sa den of lion, sa yungib, na kung saan ay may mga lion. So yun yung magiging kaparusahan. Imagine that, magkakaroon ng decree ng utos, utos ng hari, at alam natin na pag-utos ng hari ay hindi mababalik. So, ang utos ng hari, gusto niya within 30 days, no, sa kanya mananalangin ang mga tao. Hindi sila mananalangin sa kanilang mga Diyos. And Daniel, he is a man who believed in God. At ang Diyos ni Daniel ay siya rin po yung Diyos na sinasamba natin. The God of Israel. So, sabi po doon na pag sila ay nanalangin sa kanilang Diyos, ang magiging kaparusahan, sila po ay ihahagis doon sa yungib na kung saan ay may mga layon. O, pag inihagis ka doon, talagang lalapain ka ng layon. No? Kakainin ka. Pero alam po ninyo ang nangyari, mga kapatid. Tunay na si Daniel ay inihagis po doon sa yungib ng mga layon. Pero alam po ninyo ang ginawa ng Panginoon, itinikom po niya yung mga bibig ng mga layon na yon at hindi po nila sinaktan si Daniel. So ibig sabihin, nandun po yung protection ng Panginoon, iningatan ng Panginoon si Daniel. No? Bakit? Because Daniel, he is a man of prayer, na kahit na may utos po na ganoon, pero pinili pa rin ni Daniel na manalangin sa kanyang Diyos. So ganoon din po tayo, mga kapatid. Ano man po yung sitwasyon natin, nandyan po, idaan po natin, tawagan natin ang Panginoon. Manalangin po tayo, ihayag po natin sa Panginoon ano po yung kailangan natin, ano yung naisin natin sa ating buhay, dahil pinapakinggan po ng Panginoon ang ating mga daing, mga kapatid. Concern po ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang mga nananalig sa Kanya, pag sila po ay dumarating sa time na sila ay nahihirapan, sila ay may mga testing trials sa buhay, alam mo kapatid, hindi pinababayaan ni Lord ang nagtitiwala at lumalapit sa Kanya. Kaya kung lubusan po yung ating pagtitiwala, lubusan yung ating paglapit sa Panginoon, buong puso, buong buo po na tayo ay lumalapit sa Kanya, alam niyo ang Panginoon, nakahanda po niyang tugunin or ibigay ang ating mga pangangailangan. Kaya kapatid, maging prayerful po sana ang bawat isa sa atin. Nanalangin ka ba kanina, kapatid? Tanungin mo ngayon katabi mo. O, sige, tanungin natin. O, kapatid, nanalangin ka ba kanina? Anong sagot niya? No? Yan. Maging habit po sana natin. Si Daniel, sabi doon, tatlong beses siyang nananalangin. Hindi lamang po tatlong beses. Pag may time tayo, sige, lapit tayo sa Panginoon. Dahil hindi po nasasayang ang ating paglapit sa Panginoon. Okay. Number three, example po natin, no, na Bible characters in the life of Paul and Silas. Si Paul and Silas in Acts 16 verses 25 to 26. Sabi ulit po yan sa kanyang salita. Nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nanalangin at umawit ng mga himno sa Diyos at nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Verse 26. Walang ano-ano'y lumindol ng malakas at nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Biglang nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng lahat ng bilanggo. Alam po ninyo ang kwentong ito, si Paul at Silas, sila po ay papunta doon sa house of prayer. Gusto nilang manalangin, pupunta sila sa church, sa simbahan, na kung saan doon sila mananalangin. Pero along the way,
meron silang nakasalubong na isang bata na ang batang ito po ay marunong manghula. May mga employer siya na ginagawang business. So ang batang ito, ang trabaho po niya ay nanghuhula. So nung makita po niya sina Paul at Silas, sabi ng batang ito, oh, itong mga taong ito, sila ay servant of God. Kung tutusin nga, maganda yun nga yung isinisigaw ng bata. Kasi sabi niya, they are servant of God. Pero alam po ninyo, ang espiritu po ni Paul during that time, ay sabi niya na nararamdaman niya, nadidiscern niya, no? Na ibang klaseng espiritu itong batang ito. No? Dahil tunay po mga kapatid, ang espiritu po ng panghuhula ay hindi po yan galing sa Panginoon. Kaya huwag po tayong magpapahula, ha? Pati yung mga pagbabasa ninyo dyan ng mga horoscope. Kasi alam po kung tayo mga Pilipino, pag merong dyaryo or merong magazine, hinahanap ang kanyang horoscope. Alam po ninyo, hawak ng Panginoon ang buhay natin. Kaya huwag kayong magpapaniwala dyan sa mga hula na hinuhulaan kayo na ganito ang mangyayari sa buhay ninyo. Panginoon po ang may hawak ng buhay natin. At siya lamang po ang nakakaalam. So, yun po yung sitwasyon during that time. Pinalayas ni Paul yung espiritu ng panghuhula sa batang ito. At yun yung naging dahilan kung bakit sina Paul at Silas ay napunta sa bilangguan. Tingnan po ninyo. Diba kung tutuusin, kasalanan ba yun? Marami po sa inyo dyan. Maaaring nagtatanong kayo kay Lord, bakit ako nandito, Lord? Wala naman po akong ginawang kasalanan. Mga kapatid, even sa Bible po, may mga example. Wala nga silang ginawang kasalanan. Pero saan sila napadpad? Doon po sa bilangguan, katulad ni Paul and Silas. So habang sila po ay nasa bilangguan, ang ginawa ni Paul and Silas, doon po sa ating binasa kanina, di po ba? Maghahating gabi, sila ay nanalangin at sila ay umawit ng mga awiting makalangit sa Panginoon. At may nangyari. Yan. May nangyaring himala. No? Ganon din po mga kapatid. Dahil ang panalangin walang pinipili. Tingnan po ninyo sina Paul at Silas. Imbis na sila ay papunta doon sa tahanan, sa house of prayer, ang napuntahan nila ay bilangguan. So kahit na sila ay napunta sa bilangguan, nandun pa rin po na sila ay nanalangin sa Diyos. At makikita po natin dito na tinugon ni Lord ang kanilang panalangin. Nagkaroon po ng pagyanig. Nagkaroon ng milagro. Ang kuhanin po natin dito, nagkaroon ng milagro. So ibig sabihin mga kapatid, pag tayo po ay mananalangin sa Panginoon, may gagawin ng Diyos, may milagro pong gagawin ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Nais ba natin ng milagro? O, ano yung magiging milagro? Makikita po natin, nakikilos ang Panginoon, imbis na mapaparusahan ka, ay nakakalaya ka. No? Imbis na grabe yung sentensya mo dahil grabe yung nangyari. Napapawalang sala ka, pinagkamalan ka, napawalang sala ka. Mga kapatid, marami pong gagawin ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Ano ang susi? Panalangin sa Diyos. Pagtitiwala sa Diyos. So, yun po ang nangyari kina Paul and Silas. Kung may mga Bible po kayo mga kapatid, ituloy po ninyong basahin yung kanilang kwento. Dahil ang nangyari sa kanila, no, yun pong mga kasamahan po nilang bilanggo. No? Kasi minsan pag ganun na nabuksan yung mga pintuan, nakalag yung mga tali, din nagsitakbuhan na sana yung mga kasama niyang mga nakabilanggo. Pero hindi po. Dahil naramdaman po nila ang presensya ng Panginoon. So nung dumating po actually yung gwardiya, takot na takot yung gwardiya, no? Sabihin na natin, yung warden, yung officer na may hawak, no? Kasi during that time, in Romans, pag yung mga bilanggo po ay nakatakas, ang parurusahan po ay yung nagbabantay sa kanila. Kamatayan. Yan ang parusa ng nagbabantay sa kanila. So ang ginawa po
nang nagbabantay sa kanilang gwardiya, gusto na niyang patayin yung kanyang sarili kasi papatayin din siya eh. Kasi ang alam niya, lumayas na yung mga nakabilanggo. Pero hindi po, dahil nandun pa rin po yung mga nakabilanggo na hindi sila umalis sa lugar na yan. So tunay, makikita po natin ang presensya ng Panginoon. Nakita po nila ang presensya ng Panginoon. At ang gwardyang yan, hindi lamang po siya ang naligtas, kundi sampo ng kanyang pamilya. So makikita po natin na very powerful po ang panalangin. Talagang tunay na binabago niya ang buhay ng bawat isa. Kaya mga kapatid, sige lang po, manalangin po tayo ng manalangin dahil hindi nasasayang ang ating mga panalangin. Okay, pang-apat po, ito na yung last na example natin. Actually, napakarami pong Bible characters na makikita po natin sa Biblia na kung saan sila ay nanalangin sa Diyos at talagang tinugon ng Panginoon ang kanilang mga panalangin. So number 4 po na ating titingnan in the life of Elijah. Okay? James 5:17-18. Sabi niya ulit dyan sa verse 17, si Elias ay isang tao na tulad din natin. Tao si Elias, si Prophet Elias or Elijah in English, no? Si Prophet Elijah, isang tao na tulad din natin. Mataimtim siyang nanalangin. Talagang nanalangin siya. Ano ang kanyang panalangin? Nanalangin na huwag umulan. Hindi nga umulan sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. Ay, grabe naman itong si Prophet Elijah, di ba? Nanalangin na huwag umulan. There is a reason kung bakit ang panalangin niya ay huwag umulan. No? Hindi umulan ng 3 taon at 6 na buwan. Verse 18. And then sabi ulit yan sa verse 18, at nang siya'y nanalangin para umulan, bumagsak nga ang ulan at namunga ang mga halaman. O, nung ipinag-pray niya, Lord, paulanin mo na. Ay, di nagkaroon ng ulan. Ay, talagang ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Makikita po natin dito na tinutugon niya ang ating mga kahilingan. So dito mga kapatid, makikita po natin na tunay na ang mga Bible characters po na ito at marami pa po, at hindi lamang po sila, even you and me. Dahil tayo rin po ay pwedeng gantimpalaan ni Lord, pwede po niyang sagutin ang ating mga kahilingan. Napakinggan natin kanina, nabasa natin kanina, na sila rin ay tao na katulad natin. Na sila ay naniniwala sa Diyos. At ang Diyos na sumagot ng kanilang mga kahilingan ay siya rin po yung Diyos na ating pinaglilingkuran ngayon, mga kapatid. Kaya, kung tayo rin po ay taimtim na mananalangin sa Panginoon, nandyan po ang pagpapala, nandyan po natutugunin ni Lord ang ating mga kahilingan. Kaya mga kapatid, sa umagang ito po, iiwanan ko po sa inyo na sa buhay natin, isama po natin ang panalangin. Maging kakambal ng buhay natin ang panalangin. Be a woman and man of prayer. Amen. So, dyan po nagtatapos yung ating mensahe sa umagang ito. Let's pray po muna. Panginoon, salamat o God, dahil tunay po na ikaw ang Diyos na makapangyarihan, na kung kami po ay magpapakumbaba, lalapit sa iyo o God, hihingi ng tulong, awa at habag, nandyan Panginoon na iginagawad mo po ito sa bawat isa. At naniniwala po kami, Panginoon, na ikaw ang Diyos na tumutugon ng aming mga panalangin. Dalangin po, Diyos, sa aking mga kapatid, gawin mo po silang man and woman of prayer, na nandun po sana yung desire nila, O God, na lumapit at magpakumbaba sa iyo, O God. Panginoon, salamat, O God, dahil naniniwala po ako, Panginoon, anuman ang kahilingan ng aking mga kapatid, ito po ay iyong ipagkakaloob. Maraming salamat, O God, at ibinabalik ko po sa iyo mataas na papuri sa pangalan ni Jesus. Amen.